Well, kahit nasa bakasyon kayo ngayon eh, bigyan ko muna kayo ng mahahalagang balita, ha? Which is ang mas magandang unahin na natin dito eh. Walang iba kundi itong plano hindi ng bansang Israel, kundi ng bansang Amerika patungkol sa bagong armas na gagawin nila sa kanilang military. Yes, mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dito eh, walang iba kundi itong bagong version ng nuclear na armas ng Amerika. Well, sa madaling kwento, ang Defense Department kasi ng Amerika ay nagsuggest na gusto nilang gumawa o mag-develop ng bagong variant ng armas na mayroong nuclear technology. At alam niyo ba kung gaano kalakas yung gagawin nilang bagong version na yan? Well, huwag kayong magugulat, ha? Dahil yan lang naman eh, halos 24 times na mas malakas kesa doon sa ibinagsak ng Amerika sa Japan noon. Yes, mga kapopong, hindi kayo nagkakamali ng dinig, ha? 24 times na mas malakas kesa doon sa ibinagsak ng Amerika sa Japan, halos ilang dekada na ang nakakaraan. Na kung ganyan pala kalakas yan, at kung gagawin nating halimbawa ang Pilipinas, ay totoong baka malaking porsyento ng Metro Manila eh, mapulbos dahil sa armas ng Amerika na yan. Anyway, syempre example lang yan, ha? Pero ang hindi kasi example lang na pinag-uusapan natin ngayon, ay totoong kapag ang Kongreso ng Amerika ay bumoto o pumayag patungkol dyan sa plano ng US Defense Department, patungkol nga dyan sa bagong version ng nuclear technology na yan, ay actually marami kasi ang nagsasabi ngayon na posibleng yan na daw ang isa sa mga pinakamalalakas na armas sa buong mundo. Not unless kung itong Russia o itong si Putin eh gumawa pala ng palihim ng ganitong uri ng armas gamit yung mga secret underground laboratories meron sila sa Russia ngayon. Anyway, speaking pala ng bansang Russia, at kung pagbabasihan natin ang inireport ng First Post Media, ay dito ay inireport nila na ang Russia pala ay mayroong pinakamaraming bilang ng mga armas sa mayroong nuclear technology sa mundo. Yes, mga kapopong, Russia nga ang mayroong pinakamarami. Which is ang bilang nito eh, halos 4,498. 4,498 na mga armas na mayroong nuclear technology. Which is ang pangalawa o second naman eh, walang iba kundi itong bansang Amerika. Na ang bilang naman ng kanilang mga armas na mayroong nuclear technology eh, halos 3,708 na hindi naman nagkakalayo sa Russia. At kilala niyo ba sa kung sino ang pangatlo? Yes, mga kapopong, ito nga ay walang iba kundi ang bansang China na mayroong halos 410 na mga armas na mayroong nuclear technology. At paano naman ang Pilipinas? Well, sa madaling kwento eh, wala. Yes, mga kapopong, please correct me if I'm wrong na lang, ha? Wala nga ni isa. Well, kaya kung magkakaroon ng labanan na mangyayari between China at Pilipinas, ay alam niyo na siguro ang posibleng mangyari. Anyway, bumalik tayo sa Amerika at sagutin naman natin ang pinakamalaking katanungan sa kung bakit sa gitna ng tension na nangyayari sa Israel at Gaza eh, bakit naman sumabay pa itong gobyerno ng Amerika at ibinalita pa nila sa mundo itong binabalak nila na upgrade sa kanilang mga armas na mayroong nuclear technology? Well, good question yan, at ganito kasi yan. Actually, bukod kasi sa China at Russia, na alam nyo naman sigurong mortal enemy ng Amerika, ay actually ito kasing nangyayari sa Israel at Gaza eh, posibleng pwedeng maging ugat o maging dahilan upang mas dumami pa ang mga bansa na mag-aaway-aaway ngayon sa mundo. Yes, mga kapopong, parang domino effect nga ang mangyayari. At kung pagbabasihan kasi natin yung sinabi ng isa sa mga director ng FBI sa Amerika, ay dito ay nagbabala siya sa Kongreso ng Amerika na posible daw na mayroon na namang mangyayari sa kanilang bansa sa gitna ng nangyayaring away ngayon ng Israel at ng Hamas. Well, kaya't huwag na kayo magtaka ngayon na ang lahat ng airport ngayon sa Amerika eh, mga naka-secret full alert na sila para sa lahat ng mga pasaherong sumasakay within Amerika, mapa-domestic flight man yan o mapa-international. Ito kaya ay dahil sa suportang ibinibigay ng gobyerno ni Biden ngayon sa Israel, most especially sa mga intelligence report at pag-supply nila ng armas sa grupo ni Netanyahu? Na remember, mga kapopong, ha? Maraming lugar sa Israel noong mga panahon na
bago pa lang nangyayari yung gulo doon, ang still na bagsakan ng mga missile ng grupo ng Hamas na hindi naman nai-intercept ng Iron Dome ng Israel. Na pati nga itong babae na ito from Israel napaiyak na lamang sa gilid ng kalsada noong mayroong missile ang tumama malapit sa mismong lugar ng kanyang pinagtataguan. Anyway, kung hindi kasi ako nagkakamali ngayon, nasa mga oras kasi na ito totoong ang ilan sa mga sundalo ni Netanyahu ay ibinalita na nakapasok na sila ng ilang bahagi ng Gaza. At yung mission nila sa pagliligtas sa mga taong kinuha ng Hamas doon sa Israel isa na nga ito sa mga missions na ginagawa nila ngayon doon. Pero ang malaking tanong pa ngayon ano ba talaga sa palagay nyo ang mangyayari sa kung maililigtas man ng grupo ni Netanyahu itong mga taong hinahanap nila? Ay sa tingin nyo ba mayroong pagtigil na gagawin itong prime minister nila na ito? O sa tingin nyo ba ay gagamitin na ring opportunity ni Netanyahu yung pagpasok nila sa Gaza upang pati yung lugar na yan makontrol na rin ng gobyerno ni Netanyahu? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, ito yung mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te-amo!